naranasan mo na rin bang kumislot, kumibot-kibot, o gumagalaw ang ilalim o taas na bahagi ng iyong mga mata, o eyelid twitching? Maaaring hindi mo ito gaanong pinansin, subalit hindi mo pala ito dapat ipagpasawalang bahala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung bakit nga ba kumikislot, gumagalaw-galaw ang itaas o ibabang bahagi ng ating mga mata. Ano-ano nga ba ang mga dahilan nito na dapat ay iyong maiwasan? At kung papaano mo ito mapipigilan at malulunasan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Eyelid twitching, paggalaw ng ilalim o taas na bahagi ng inyong mga mata, paulit-ulit na pagkislot at ani mo'y tumitibok-tibok ng mga eyelids. Hindi ito nakababahala sa umpisa dahil wala naman itong kirot na daladala. Subalit marapat na alam mo rin kung bakit nagkakaganito ang inyong mga mata. Ito nga ang kondisyon ng mata na kung tawagin ay myokymia o eyelid twitching. Dahil sa hindi naman ito masakit kung maranasan mo, kaya nga madalas ay binabaliwala na lamang ito. Subalit mayroon pala itong nais ipahiwatig na maaaring may kaugnayan na sa inyong kalusugan. Ang myokymia o myokemia ay maraming dahilan o sanhi kung bakit mo ito nararanasan. Una ay bunga ng stress, kakulangan ng tulog, allergies, labis na pagkonsumo ng kape o caffeine, poor nutrition, pollution sa paligid natin, at maaaring labis na exposure sa TV, computer at cellphone. Ang myokymia ay maaaring tumagal ng ilang segundo, minuto, pabalik-balik, o dalawa hanggang tatlong araw at minsan ay umaabot pa nga ng buwan o taon. Ang myokymia ay ang paggalaw ng involuntary muscle sa ilalim ng ating mga eyelids o mata na nagdudulot upang ito ay kumislot o gumalaw-galaw. Ang saglitang pag-twitch ng eyelid ay hindi naman nakababahala madalas. Subalit kung ito ay tumatagal na ng araw o buwan pa, ay dapat ka nang mabahala at agad na sumangguni sa iyong neuro-ophthalmologist o espesyalista sa mata. Maaari mo ding subukan ang ilang mga home remedy katulad ng pagre-relax ng inyong mata, hot o cold compress, paglalagay ng eye drops, pagbabawas ng gamit ng CP o ng computer, at ang paghinto o pagbabawas ng intake ng kape o caffeine. Simpleng paggalaw lamang ito ng ating mga mata, subalit kung ito ay madalas na nga, ay dapat ka na ring mabahala at ito ay ipakonsulta na, dahil maaaring may iba pang mga karamdaman ang konektado dito. Ikaw, naranasan mo na rin ba na kumukurap-kurap o kumikislot ang iyong eyelids o mga mata? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Napansin mo na rin ba ito sa iyong mga kuko? Isang maliit na espasyo na makikita kapag pinagdaop o pinagdikit ang mga daliri. Kung wala ka nga nito, ay magtaka ka na sapagkat ito ay isang malinaw na indikasyon ng problema sa iyong mga internal organs. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang nakakagulat na kahulugan kung wala ka ngang espasyo o maliit na uwang sa pagitan ng iyong mga kuko sa daliri.
Ang kamay natin ay isang napakahalagang parte ng ating katawan na madalas nga nating ginagamit. Bahagi ng katawan na simula umaga pa lamang hanggang sa gabi ay hindi na tumitigil sa kakatrabaho. Subalit minsan ba ay natingnan mo na ito o napagmasdang mabuti ang iyong mga palad at mga daliri? At naitanong mo ba kung gaano na nga ba ito kapagod at gaano na nga ba ito kagamit na gamit? Maraming mga pangkaraniwang sakit o karamdaman ang nararanasan ng ating mga kamay na bunga nga ng ating paggamit dito ng sobra-sobra o kaya ay pag-abuso. Kabilang na nga riyan ang arthritis, triggered finger, ganglion cyst at ang mga pangkaraniwang pasma o panginginig. Subalit batin mo ba na mayroon pa palang isang klase ng indikasyon o palatandaan na sa kamay mo lamang o sa kamay lang natin makikita, na isang indikasyon o palatandaan na ikaw ay mayroong sakit na dapat bigyan ng pansin? Ito ay sa iyong mga kuko. Obserbahang mabuti ang iyong sariling kamay. Pagdikitin ang mga kuko sa iyong hinpalasingsingan o pang-apat na daliri. Sipatin ang pagitan nito. Sapagkat marapat na ito ay mayroong maliit na animoy hugis diamanteng espasyo. Dahil kung wala ka nga nito, ikaw ay nagtataglay ng clubbing finger. Isang kondisyon ng mga daliri sa kamay at sa paa na bunga ng pamamaga ng mga nail bed o terminal phalanges. Ito ay isang maaaring sintomas o stage na ikaw ay mayroong dinaramdam na pulmonary diseases, resultant hypoxia, lung cancer, liver disorder, dysenteria, problema sa gastrointestinal tract at maaaring sakit sa puso. Bagaman ang pagkakaroon ng club finger ay hindi naman seryosong bagay, subalit ang mga sakit na maaari nitong kaugnay sa iyong katawan ang dapat mo ngang bigyan ng pansin at maagapan. Sa pamamagitan nga ng pagkonsulta sa inyong doktor ay mas maagapan ang maaaring mas malala mo pang maging kalagayan. Sa tulong ng pulse oximeter, blood test, x-ray, ECG, CT scan o ultrasound ay maaaring makita ang totoong kalagayan at kondisyon ng inyong katawan. At upang ito ay mas maagang maagapan. Kaya alagaan natin ang ating katawan, kumain ng wasto at masustansya at sabayan ng sapat na pahinga. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Bihin ng mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto.